Tinatagpuan sa Benham of Philippine Rice ang pinaniniwala ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Ito yung uka na iniwan ng isang underwater volcano. Kasya raw sa loob nito ang mahigit 7,000 lake. Ang nakadiskubre nito, isang Pinay scientist. May live report si Chino Gaston. Chino? Tina, isa na namang underwater feature ang nadiskubre ng mga dalubhasa dyan sa may Benham Rice. At ito na nga ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo. No? Ito rin ang dahilan ayon sa mga ilang dalubhasa na ating nakausap kung bakit napakayaman sa lamang dagat itong Benham Rice kung saan matatagpuan ng ilan sa pinakamahal na isda sa buong mundo. Ang pambihirang yamang dagat na makikita sa Benham o Philippine Rice gaya ng mga malawak na coral reefs at mamahaling commercial fish tulad ng bluefin tuna, bunga raw ng mga volcanic eruption na nagbuo ng volcanic plateau may 47 milyong taon na ang nakararaan. Nadiskubre nga rito ng New Zealand-based Pinay geophysicist na si Jenny Barreto at dalawang kasamahan ang kaldera o crater na iniwan ng isang underwater volcano. Pinangalanan nila itong Apolaki na ibig sabihin ay higanting Panginoon o Pinuno, hango sa Filipino mythical God of the Sun and War. Base na rin sa inilathalang research paper ni Barreto at kanyang mga kasamahan, ang Apolaki ang maituturing na pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Ayon kay Barreto, may diameter ng 150 kilometers ang Apolaki kaldera at tumbas ng distansya mula Quezon City hanggang Paniquitarlac. Kasya rin sa loob ng Apolaki kaldera ang higit 7,000 lake. Halos triple ang laki nito kumpara sa Yellowstone kaldera ng Amerika. Nabubuo ang isang kaldera dahil sa pagguho ng isang bulkan na lumilikha ng higanteng butas sa lupa. Sabi ng FIVOX, milyong taon nang dormant ang bulkang lumikha ng Apolaki kaldera. Sa tingin natin, mga 20 million years ang kanyang activity around 46 million years ago to 26 million years ago. Pero dahil ito ay matagal nang hindi sumasabog, hindi dapat mangamba ang ating mga kababayan dyan. Posibleng nag-iwan din ng chromite, nickel at manganese deposits ang mga underwater eruptions doon. Pero ayon kay Solidum, imposibleng may langis dito. Imposibleng magka-oil kasi ang oil ay galing sa mga vegetation, sa forest. Walang ganyan dyan sa lugar na yan. Tina, hindi rin binuburan ng posibilidad ng mga dalubhasa na maaring may naipon ding iba pang mga mahalagang elemento, no? Yung nakaraang volcanic activity nitong kaldera dyan sa may Benham Rice. Kabilang na sa mga elemento maaring matagpuan daw doon ay ilang mahalagang elements, no? O metals gaya ng pilak at ng ginto. Tina. Chino, itong Apolaki, paano na-discover ng team ni Jenny Barreto? Well, alam mo, Tina, no, hindi malinaw sa atin kung paano ito specifically na ito ba'y natisod lang or based on satellite data. Kasi kung titingnan mo yung features ng Philippine Rice, no, kahit na sa mga social media apps na available ngayon, makikita natin yung underwater features na dati nang na-map. So ito'y na-confirm lamang ng team ni Barreto nang sila yan nagbaba ng mga instrumento at nagkaroon ng scanning doon sa may lugar sa kanilang pagpunta doon. Kung kaya't na-confirm yung underwater features at syempre yung mga soil samples na rin nakuha doon, confirms na yung mismong plateau ng Benham Rice ay volcanic basalt, kung tawagin. No? Ito isang uri ng bato na nililikha ng paglabas ng lava mula sa bulkan. Kung kaya't na-confirm, ito na nga ay volcanic caldera at nasukat din nila ang laki nito gamit ng kanilang mga instrumento. Tina. Chino, wala nang ine-expect na activities dito sa caldera o active pa ba ito o dormant na? Well, ayon sa FIVOX, dormant na ito, no, or extinct yung volcano sa ilalim. Kung kaya't nagkaroon na nga ng kaldera dahil naglikha na ng malaking explosion at nag-collapse na yung pinaka-dome nito. At ayon na rin kay Yusek Solidum, no, nag-shift na yung volcanic activity ilang
tens and millions of years ago mula dito sa lugar na ito palabas sa outer Pacific Rim, kung kaya nandun na yung makikita nating tinatawag na Pacific Ring of Fire, no? Pero hindi rin binubura yung possibility na dahil dating ang mga bulkan nito, may mga steam vents dyan sa loob, no? Kung saan nagmumula yung mainit na tubig na siyang naglilikha nga daw, no? O nakakatulong sa paglikha ng mga lamang dagat, no? Gaya ng plankton na siyang nag-attract naman ng ibang mga uri o mas malalaking uri ng isda. Kung kaya't yung closed environment na napaka yaman dyan ang siyang nagbubunga at nagre-resulta ng napakaraming isda sa lugar. Yan Chino, ang discovery nitong Apo Laki, I'm sure very exciting ito para sa scientific community. Pero para sa ating mga laymen, ano bang implications nito? Lalo pa, nabanggit mo yung Pacific Ring of Fire, meron bang implications ito sa tectonic activity? Tapos dahil nasa Philippine Rise siya, pwede ba natin yung ma-explore? Right. Actually, di na tama ka, no? Yan yung una nating natanong dito sa FIVOX. Kung malaking kaldera, hindi natin ma-imagine, no, na merong bibig ng bulkan na 150 kilometers ang laki. So agad nating maiisip, gaano kalakas ang pagsabog o pagyanig na kaya nitong ilika kapag ito'y sumabog. Pero sabi nga ni Yusek Solidom, ay wala nang danger ito dahil matagal na, millions of years nang extinct. Kung meron mang benefit itong kaldera na ito, yung mga ridges o yung nilikha nitong mga peaks, no, na iniwan nung siya sumabog, yun yung mga mabababang lugar ngayon na matatagpuan sa Benham Rise, kung saan yung concentration ng isda ay napakarami at nandun ang halos lahat ng mga lamang dagat na hinahanap ng iba't ibang mga bansa sa ngayon, gaya ng bluefin tuna. So kapag napangalagaan natin at namapa ng husto itong rim or yung lip ng kaldera, malaking bagay ito, Tina, no, para makatulong sa ating mga mangingisda na mag-guide sila kung saan dapat magpunta, no, kaysa mag-aksaya ng panahon, kakaikot sa buong 135,000 square kilometers ng buong Benham Rise. Tina. I'm sure marami pang mga researchers na gagawin tukol dito sa Apo Laki Caldera na ito. Maraming salamat, Chino Gaston.